ako yung Rubesh, it's Maganyan at Yuri. Hello, hello, hello. At kung bago ka rita, please subscribe and click nyo pa notification bell para po lang kayo updated sa mga bagong videos natin. And thank you so much! At narito rin sa ating Yuri para i-update kayo sa mini diary ko. Parang ayoko nang sabihin na 3 minutes. Kasi alam ko mag-exit na naman sa ating Yuri. So, ano ba nangyayari kay ating Yuri this sa... nung last Saturday, nagpunta po ako ng sa Gangnam, nagpa-clinic kami ni Brian Han, may bebe bestie. So yan, makikita nyo, para kaming may sakit. Nagpunta kami sa clinic sa Gangnam, nagpa-inject. At tapos after nyan, kumain kami sa labas, nag-date kami ng konti, tapos actually, kaya ako nagpunta sa kanila kasi tinulungan ko siyang maglipat ng bahay, maglinis. Tapos, iyan, makikita nyo, parang kami nasa lanta, ang daming kalat, ang daming alkabok. Tapos, ano pa ba? Ano pang ginawa natin, Yuri? Ayan, nanood kami magdamag ni Brian, mga naka-apat or 5 movies kami. Hindi, apat lang yan, apat na movies. So, natulog kami ng... alas 3 o alas 4 ng madaling araw. Ayan, kumain kami. Tapos, ano ba? Talaga ba lahat sasabihin? Siyempre, mini diary nga to. Tapos, nung linggo, yan, ginabi na ako sa Ichonyok yan. Tapos, ano pa ba? Ayan, nakarating na sa Ate Yuri ng mga... ano oras na ako nakauwi kagabi? 11? Ay, hindi. Ano, 9 lang. 9 PM, nakauwi na po ako. Tapos, yan, kumain. Nag-update kay Yab kung anong nangyari sa akin. Tapos, ano ba ba? So, yan. Ngayon, papasok na ako. Ngayon is Monday. November 23. So, 1:30. Hi! Papasok pa kami. So, mamaya na lang ulit. Kasi ang pasok po ni Ate Yuri ngayon ay pang ano po kami? 2 to 10. So, kailangan ko nang pumasok, ha? So, see you guys. Okay, bye-bye. Good morning mga ka-Yurubesh! Morning na kasi hindi ko natapos yung vlog ko kagabi. Kasi syempre, 10 na kami naka-out, nakakahiyang mag-ingay. Ngayon is... ano na? Tuesday, November 24. Uy! Piyesta na sa amin bukas. Happy Fiesta, Bagak Bataan! 10:59. So, yan. 10:59 na. Napanood nyo na yung ginawa ko nung Sunday. At saka nung umuwi ako ng Itchon. So, wala naman ako ibang may share kasi nagtrabaho kami. Pumasok na ang ship namin ngayon ay, ano ba? 2 to 10. Pero pumapasok kami ng 1:30 kasi may meeting pa ng mga siguro 20 minutes. Tapos saka pumapasok sa work. Ang ship namin dito tatlo. Isang 6 to 2. Tapos 2 to 10. Tsaka 10 to 6. Tatlong shift siya. Ngayon, ano kami? 2 to 10. So, medyo mahirap yung schedule ko. Hindi ako ganong makapag-share sa inyo. Kasi syempre, may kasama ako sa bahay. Nakakaya magdadakdak. Di ba, Mayra? Morning ngayon, magbe-breakfast kami. Ito, ayan, cereal. Pero kanina naglugaw na ako kala John tsaka kala Judith. Tapos ayan, milk. Kaya habang nagkukuda ako sa inyo, kakain ako kasi syempre, kailangan yung oras ko ma-maximize siya. Kawawa naman sa ati Yuri pag na-late. Tapos ayan, coffee. Ayan. magbe-breakfast sa ati Yuri habang magdadadad. kamusta naman yung work ko? Okay naman. Medyo mabagal, madali. Tsaka tinutulungan ako dun ni Rana. Tapos, sabi niya, ngayon daw, medyo mahina. Pero daw, nung wala pang corona, ang sinasaw daw nila, nasa 2 million pataas. Maabot siya ng 3 million. Siya. Eh, grabe, no? Sarap. Sabi ni Rana. Kasi sinasabi niya sa akin, nasan daw ako nung walang pasok. Sabi ko, andun lang ako sa Kisok sa tapos nung Saturday, pumunta sa friend ko, kay Brian. Tinatanong niya ako, nag-arobite daw ako. Sabi ko, hindi. Kasi ngayon daw, pagka ganito, syempre mahina yung sahod, maliit. Nung dati daw, malaki daw yun. Pero naman daw to, lalakas naman daw uli, sabi niya. Yun ang sabi ni Rana. Iwan ko. Pero syempre, maganda ko lalakas nga talaga. So, yan. Yung coffee ko, hindi ako nag-i-straight ng inom na gano'n. Lagi siyang mayroong straw. Kasi sa brace ko, pinagbabawalan ako ng
coffee tsaka soft drinks kasi ano to, lipsy, parang may pagka-ceramics din yung ano niya. Mag-i-stain ka, kaya kailangan laging may straw. So, yan. So, dadako na tayo sa mga Eurobesh ko. Siyempre, lagi yan nagpapa-shoutout at saka sa mga tanong ninyo. Sasagutin ko na siya. Okay. Naguguluhan si Myra kasi ang ingay ka. Sorry, Myra. Love you. Nandito si Myra. Hindi kayo mapakita, hindi pa siya nag-aayos na kaya. Pero maganda siya. Uy, si Atika Johnny dyan. Ay, Johnny dyan. So, ito na. Ayun. Tatanay, yung mga katanungan ng mga ka-Eurobesh ko. Kaya hindi ko kakalimutan yan. Love na love ko kaya kayo. So, ito na. Okay, sabi ni... sabi ni Linmar Nueva. Hi, Ate Yuri. Wala pa po bang bagong update kung kailan ang exam next year? Linmar Nueva. Hello, hello po. Sa ngayon po, wala pa pong update kasi nga dahil po sa coronavirus, syempre. Naka-temporary ban po ang EPS Pilipino dito po sa Korea. Pero, mas maganda po habang wala pa po ay mag-start na po kayong mag-self-study, mag-aral para pagka nag-open, ready-ready na kayo, diba? Tapos, sabi ni... ni Crystal Jane Reyes, Ate Yuri, if ever... po na natapos, sabi ni Crystal Jane Reyes, Ate Yuri, if ever po na tapos na po yung kontrata sa Socor, hindi na po ba pwedeng bumalik para mag-work ulit as a factory worker? Meron po kasi ano dito, parang dalawang kontrata lang ng 4 years and 10 months. After nun, wala na po. Pero alilinawin ko nga, ang gulo mo, Ate Yuri, ah. Halimbawa, natapos mo yung first contract mo na 4 years and 10 months, pwede ka pa pong bumalik nun. As long as na fit ka pa sa mga qualification, katulad ng age mo, kailangan 18 to 38 years old, tapos kailangan syempre fit to work. At saka wala kang colorblind, yung slip disc, mga HEPA, yung ganun, wala kang scar, pasok ka pa nun. Pero, syempre, kapag ka nakaano ka na, halimbawa yung natapos mo yung dalawang contract mo, hindi ka na po pwede hanggang 2 contracts lang ng 4 years and 10 months. Tapos sabi ni Wildberry Citrus, sabi ni Wildberry Citrus, go lang ma'am. Go lang ma'am, medyo nagkikimchu boses na rin kayo. Nagkikimchu ako? Ay, ang ganda na noon. Ganda-ganda lang ni Kimchu yung boses lang. O sige. Kimchi naman at the highest level yun. Pero go lang, halos lahat naman may pinagdadaanan. Pero worth it talaga pag natapos mo yan kasi paasenso na rin ang Pilipinas. Oo naman, sana nga yung Pilipinas maging talagang magandang magkaroon ng... Pero sa alam ko ba, maano naman ang Pilipinas, di ba? Sana lang walang corrupt. Sorry. Pero sana nga mas gumanda pa yung ng Pilipinas para wala ng mga Pilipino na makapag-isip ng abroad. Kasi ang hirap talaga pag malayo ka sa sa pamilya mo. Wini-wish ko rin na balang araw tayo naman ang mag-aano ng mga foreigners para magtrabaho sa atin. Yung parang hindi na natin kailangan mga ibang bansa. Tayo na lang yung mag-de-deploy ng mga foreigners. Kasi ma-asenso na nga yung Pilipinas. Pangarap ko yun para sa bansa natin. Sana lang, no? Tapos, sabi niya, sabi ni Crystal Jane Reyes. Ay, ito pala, si si Zuriel. Hi, Zuriel Hinata. Nagdadalaga sa theory o nagbibinata. Sabi ni Zuriel Hinata, factory po ng ang pinapasukan mo dyan, Ate Yuri. And, how much po ang sahod ng factory workers sa Korea? Want din kasi ng hobby ko pumunta dyan, pero need pa po niya mag-aral at mag-exam. Hi, Zuriel Hinata. Unang tanong. Dami nito ha. Pasok sa banga nito ha. Factory po ang pinasukan mo dito. Oo, factory ang pinasukan ko dito. And how much po ang sinasahod ng factory worker? Dito po sa Korea, ang minimum po ng sinasahod dito sa atin ay... Teka lang. Para, yung baga...
accurate siya. Ang minimum wage for 2020, kasi po, ang sahod dito sa Korea, yearly tumataas. Kaya yearly din, meron na babankrupt joke. Hindi kasi, may mga factory po na hindi nila kinakaya na magtaas ng wage. Pero, mandatory yun na magtaas sila ng wage. Kaya, ang ending, eh, nagsasara sila. May mga ganun na, may mga ganun cases. Eto na, yung tanong niya, how much ang minimum wage dito sa Korea for 2020? Per hour namin is 8,591. So, depende po yun sa palitan. Ang currency ay, ano natin, kasi depende siya sa palitan. Hindi ko pwedeng sabihin na ito siya kasi nagpapalit siya every hour ng palitan. So, 8,590, ano yun? 8,590 ang per hora. So, won. So, sa Philippine money, ang isang oras po namin at this moment, kasi nga nagpapalit siya ng rate, kaya hindi ko pa pwedeng laging ganito. So, at this moment lang po, ang 8,590 per month po ay 372 ang per oras. Ayan. Nakita niya? So, yan. Ang per hora, kung equivalent sa Pilipinas, ang isang oras ay 372. Eh, ang isang oras, ang isang araw ay may 8 oras. So, times 8. So, times 8 siya ay 68,720. 68,720. Time, ay, ito na pala siya. So, sa Philippine money, nasa 2,900 plus po siya. Kulang-kulang 3,000 basic rate. Wala pa pong OT yun. So, ang monthly po niya is 1,795,310. So, tignan natin siya sa Philippine money. At this moment ha, kasi nililinaw ko po, eh nagpapalit po ito, nagbabago po ang rate. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, eto siya lagi. So at this moment lang po. 95, 310. So at this moment po, ang sinasahod po namin per month, ng walang OT ha, pagka walang OT, is 77,856,000 per month. Ayan. So, ayan po. Pero, syempre, may mga kaltas din dito katulad ng mga Kukmin, Bohum, Bohum. Pero hindi ako makapag-pronounce na maayos kasi bukod sa Bisaya, sa Ate Yuri, lapat ang dila. Mayroon pa siyang braces. Pagpaumanhin. So, ayan po. At, syempre, conscious sa Ate Yuri kasi wala pa talaga ang ligo bagong gising. Hinarap ko lang po kayo. Kasi, syempre, love ko nga kayo. So, ayan. Sana po nasagot ko ang inyong katanungan. Zoriel Hinata, yung hobby mo na gusto pumunta dito, natural po, kailangan niya po talagang mag-aral at mag-exam. So ngayon pa lang, start na po siya mag-self-study. At saka marami naman po sa YouTube na pwede niya kuha ng mga tips kung paano po matuto ng mas madali. At saka hintayin niyo rin po yan, meron din po akong vlog para yan, para yung mga ginawa ko po na paraan para po matuto ako ng mas madali, i-share ko rin po yan sa inyo. So, abangan nyo po yan. Ito, nagpapa-shoutout nga po pala si Andelos Reyes. Hi, Andelos Reyes! Hello, hello po sa iyo. Good luck and God bless you. Mwah! Tapos sabi ni Christina Evangelista, hi Yuri, abangan ko si Liminho. Hi, nako ah. Christina Evangelista, inaabangan ko rin po talaga si Liminho. Sabi ko nga sa asawa ko, pag ito nilagawan ako tsaka ni Jichang, mang lalala. Kaya, joke! Joke lang po yun. As if nang papansinin ako nito. Biro lang po yun. Pero po yung mga ka-K-pop hunters ko, na-meet na po nila si Jichang Wook at saka si Lee Minho. Take note ha, nakamayan pa nila si Jichang Wook. Ah, shit! Sana ako din. Tapos, sabi ni Jessica Sirwan, wow, mapapasa na all ka na lang talaga, Park Soojun. Oo nga, nakota. Sana nga nung moment na yun, kasi ganito na lang talaga yung pagitan ng fest namin. Ano kaya kung kinis ko yun, no? Napauwi kaya ako agad ng Pinas. Ay, sincha. Sensya na, walang ayos ngayon sa theory kasi kagigising ko lang talaga. Ayan, magulo pa yung aming higaan. At nagbe-breakfast po ngayon sa theory with Myra. So, God bless po sa inyo at ingat po kayo lagi dyan. So, sabi rin ni Zoriel Hinata, hello po, kilala ka po ng ate ko. Kwento niya sa akin, napakabait mo po. Ay, sincha, totoo ba yan? Thank you sa iyo, Zoriel Hinata. At pasabi rin po sa atin ninyo na kung sino man siya, thank you.
ano po, sa Ate Yuri mukha lang mabait pero wild din to. Mukha lang siyang mabait. Pero thank you kay ate mo. At pinagpe-pray ko nga sana yung pagmumura ko ay mawala. Talagang dine-devotion ko yun. Sana mawala yung pagmumura ni Ate Yuri. Kasi hindi yun maganda at hindi ko po yun nare-recommend sa iba. So, yun lang po at maraming pong salamat sa inyo. Sana po, abangan nyo lagi yung, hindi na siya 3 minutes in a day kasi parang title na lang talaga kasi feeling ko mag-i-exit talaga ako lagi. So, yun lang muna for now and good luck and God bless you. Kakain muna sa Ate Yuri for breakfast. Yan, cereal and milk. Tapos, siyempre, kailangan natin magtinapay. Kaya coffee. So, bye-bye and good luck. Lagi ko sasabihin sa inyo at hindi ko po makakalimutan. When you believe, favorite. And do. See you guys. It's you, yeah. Boy, the one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. In a matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day. And I'm smiling. Holding on to your time. I guess our hearts cannot lie. And it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know.